Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, pinagdiriwang natin ngayon ang paggunita sa Mahal na Birheng Maria ng Lourdes at pandaigdig na araw para sa may mga karamdaman. Kaya't isama natin sa pagdiriwang na ito ang lahat ng ating mga intensyon, lalo ng intensyon sa lahat ng mga may sakit, naway patuloy silang biyayaan ng Diyos ng kagalingan at para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang lakas upang alalayan kaming mga mahihina. Ngayong ginugunita ang kalinis-linisang ina ng Diyos at kaming idinadalangin niya ay makabangon nawa sa pagkalugmok sa kasalanan. Inululog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki at tinanong, "Saan ka naroon?" "Natakot po ako nang narinig ko kayong nasa hardin. Nagtago po ako sapagkat ako'y hubad." Tugon ng lalaki, "Sinong may sabi sa iyong hubad ka?" Tanong ng Diyos. "Bakit kumain ka ba ng bungang ipinagbabawal ko?" "Kasi pinakain po ako ng babaeng ibinigay ninyo sa akin," tugon ng lalaki. "Bakit mo naman ginawa iyon?" tanong ng Diyos sa babae. "Mangyari po'y nilinlang ako ng ahas, kaya ako natuksong kumain," tugon naman niya. At sinabi ng Panginoon sa ahas, "Sa iyong ginaway may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkain dapat. Kayo ng babae laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Sa babae namay, ito ang salaysay. Sa pagbubuntis mo ay mahihirapan.
lalo kung sumapit ang iyong pagluluwal. Ang lalaking ito na asawang hirang, susundin mong lagi habang nabubuhay. Hinarap naman ng Diyos si Adan at ganito ang sinabi, pagkat nakilig ka sa asawang hirang, nang iyong kainin yaong bungang bawal, sa nangyaring ito, ang lupang tanimay aking susumpain magpakailanman. Ang lupaing ito para pag-anihan, pagpapawisan mo habang nabubuhay. Mga damot tinik ang iyong aanihin, halaman sa gubat ang iyong kakanin, upang pag-anihan ang iyong bukirin. Magpakahirap ka hanggang sa malibing, yamang sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Eba ang tinawag ni Adan sa kanyang asawa, sapagkat ito ang ina ng sangkatauhan. Ang mag-asawa'y binigyan ng Panginoon ng mga damit na yari sa balat ng hayop. Sinabi ng Panginoon, katulad na natin ngayon ang tao, sapagkat alam na niya ang mabuti at masama. Hindi na siya dapat tulutang kumain ng bungang kahoy ng buhay at baka hindi na siya mamatay. Kaya pinalayas sa halamanan ng Eden ang tao upang magbungkal ng lupang kanyang pinagmulan. Pinalayas nga siya ng Diyos at sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay siya ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas upang hindi malapitan ninuman ang punong kahoy ng buhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na pagkat ikay walang hanggan. Poon amin kang tahanan noon, ngayon at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap lamang. Isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumapay nalalantat bulaklak ay nalalagas. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Yamang itong buhay namin maikli lang na panahon, itanim sa isip namin iyong pang kami ay dumunong hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kami iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Poon, amin kang tahanan, noon, ngayon at kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kaniyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila. Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganitong karaming tao?" Tugon ng mga alagad. "Ilan ang tinapay ninyo riyan?" Tanong ni Jesus. 7 po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang 7 tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpirapirasa niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pirapirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. May mga 4,000 ang kumain. Pinayao ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka. Kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Atin pong purihin ang ating poong Jesus Nazareno. Siguro po ay lahat tayo dito ay mayroong kapamilya na may sakit. Kung hindi man siguro kapamilya, ay kamag-anak o mga kilalang kaibigan na mayroong sakit. Ang sakit po, anumang estado, ay nakaka-deplete ng resources. Ano pong ibig sabihin ng nakaka-deplete? Yun bang nakakaubos ng iyong itinatago kung meron man? Dahil napupunta sa panggastos, sa pambili ng gamot, or maintenance. Ang mga senior citizen, imbes na nag-e-enjoy sa kanilang buhay, yung maliliit na natatanggap nilang allowance o pension, napupunta sa gamot. Minsan nga may mga bata pa as early as 12 years old ay mga nai-stroke na or diabetic na. Para bang simula ng pagmulat ng mata o pagkakaroon natin ng isip, kasama na natin ang iba't ibang sakit. Bakit nga ba? Bakit nagkakasakit ang tao? Dahil kasama ito sa paglalang simula pa noon hanggang ngayon. Kaya nabasa natin sa unang pagbasa. O kung kayo man ay nagsisimba ngayong buong linggo, ang palagi nating naririnig sa unang pagbasa ay hango sa libro ng Genesis. Mula Lunes hanggang ngayon, galing doon ang ating first reading. Ang ganda nung pasimula ng pagbasa. Nakita ng Diyos ang lahat ng kaniyang nilikha at siya ay nasiyahan. Tuwang-tuwa ang Diyos. Just imagine ang mukha ng Diyos nang nakangiti. Tingnan ninyo mukha nyo nang nakangiti. Ganyan ang itsura ng Diyos.
Ibig sabihin, isa-isa ang itsura ng tao pag nakangiti. Iisa. Ngumingiti yung mata kahit may takip ang bibig. Makikita yung pagkabusilak ng mata kapag authentic na ngiti ang nakikita natin sa tao. Katulad ng Diyos, nang makita niya ang lahat ng kaniyang nilikha, siya ay nasiyahan. At pumasok ang kasalanan. Dahil nga sa pakikinig ni Eva sa tukso ng ahas. At ang pakikinig ni Adan sa salita ni Eva. So nagpasa-pasa yung bagay na dapat hindi nila ginawa. Sa ating unang pagbasa ngayon, nakita natin kung papaanong pinalayas sa paraiso si Eva at Adan dahil sa hindi pagsuway sa Diyos. Nakakalungkot mang isipin nang dahil sa kanilang hindi pagsunod sa Diyos, kasama tayo sa panahon ngayon na nakakaranas ng pagkawala ng grasya at biyaya ng Diyos. Kasama na po ang sakit. Kasama na po ang iba't ibang karamdaman. Kaya po sa ating ebanghelyo ngayon, may sinasabi si Jesus tungkol sa himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. Ipinapakita niyang sa kabila ng kawalan ng tao, sa kabila ng kanilang sitwasyon, ang Diyos ay nahahabag. Ang Diyos ay palaging mayroong pakiramdam sa tao. Nahahabag ako sa kanila. Yun bang pakiramdam na ang Diyos hindi naman iniwan ng tao sa gitna ng kaniyang hapis? Nararamdaman ng Diyos ang sakit, pangangailangan, problema, kahilingan, kakulangan ng tao. Ramdam na ramdam niya, kaya siya ay naghimala upang mabusog ang lahat. Ito ay pagdadala sa atin sa katotohanan sa banal na Eukaristiya. Ang Diyos ay naroroon at patuloy na magpapakain para sa ating espiritual na pangangailangan. Maaaring gumaling ka sa sakit sapagkat walang ibang pinakamataas na pwedeng magpagaling sa atin maliban sa banal na Eukaristiya. Maaaring mapagaling ka sa sakit. Maaaring mawala ang karamdaman. Pero kailangan muna nating linisin ang espiritual na aspeto ng ating buhay. May ibinibigay ang Diyos. Palagi siyang may ibinibigay na pagkakataon sa ating lahat. Dahil ang Diyos ay hindi lamang Diyos ng second chance. Ang Diyos ay palaging Diyos ng many chances, again and again. Kaya nga pitong tinapay ang ipinakita sa atin, ibig sabihin ng pito, forever, perfection, endless. Ang pagkahabag ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos, ang pagpapatawad ng Diyos,
ay endless and limitless. Katulad po ng ating mahal na Birhen ng Lourdes na palaging nagsasabi at hinabilin sa atin, maaaring hindi ka magkaroon ng mabuting buhay ngayon, pero ang buhay na ito pagkatapos ang iyong mimithiin at makakamit. Ang ating mga sakit ay purification ng ating intensyon ng pagmamahal sa Diyos. Kaya ngayong umaga, ngayon sa banal na misa, hayaan nating pagalingin tayo ng banal na Eukaristiyang ating tatanggapin upang ang Diyos ay manatili sa atin at tanggapin ng Diyos nang may pagkumbaba at awa niya ay yakapin hanggang tayo ay gumaling physically and spiritually. Ang Diyos ay palaging Diyos na nagbibigay buhay, nagbibigay awa at laging nahahabag. Tayo po ay magpursige. Let us try our best na mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos upang tayo ay hindi na muling mapalayas sa Kaniyang paraiso. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, Diyos ng Hiwaga, nasa tabi ka namin at nalalaman mo kung ano ang bumabagabag sa amin. Kaysa ni Maria, ang ina ng iyong anak at amin ding ina. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway maging tapat sa kanilang pangako sa Diyos, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga mananampalataya, naway palakasin ang kanilang pagtitiwala at pananalig sa iyong tulong at maging handa nawa silang sundin ang iyong kalooban, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga pinahihirapan ng mga natatagong sakit, naway magpasan ng kanilang krus ng buong tapang, lalo na kung walang nakahandang dagling panlunas, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan, manalangin tayo. Panginoon, umaasa kami sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami upang kami ay maging handang ipagkatiwala ang aming mga sarili sa iyo, katulad ng ginawa ni Maria. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa iyo, Panginoon.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad, na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kaniyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, usana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan niyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal,
na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, O Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagabagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo iyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang Diyos na patuloy na nagpapagaling. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body and blood of Christ keep me safe. Ang katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
tinapay ng buhay binaspasan, hinati tinialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo. Announcement. Kung kayo po ay mayroong naitatabing mga lumang palaspas noong mga nakaraang taon, ay maaari nyo na po itong dalhin dito sa ating simbahan. Ito po ay susunugin sa February 21, pagkatapos ng ikalima ng hapon na misa. Ang abo mula rito ang siyang gagamitin sa Ash Wednesday, February 22. Mga paalala sa mga nagsisimba, pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, pagkos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng Alert Level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayo magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo.
Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kahandaang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kaniya ay magpaging dapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kalooban mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon tayo ay magdarasal para sa mga may sakit. Magsiyoko ang lahat habang iginagawad ang pagbabasbas na nakataas ang dalawang kamay. O mapagkalingang Birhen ng Lourdes, kaming mga dumaranas ng makakaramdaman ay dumudulog sa iyo, sapagkat ikaw ang tagaaliw ng mga nagdadalamhati at kalusugan ng mga may sakit. Lubos kaming nagtitiwala sa iyo dahil sa marami't mahimalang pagpapagaling na ginawa mo sa Lourdes at sa buong mundo. Taglay ang maalab na pananampalataya at pamimintuho. Kami buong kababaang loob na sumasamo sa iyo para sa aming mga kapatid na may karamdaman. Yamang tunay na marami ang gumaling dahil sa pamimintuho sa iyo, mangyaring gumawa ka ng isa pa at iligtas itong mahal namin sa buhay. Ilayo mo sila sa panganib at ibangon sa banig ng karamdaman upang sila'y makabalik sa paglilingkod sa iyong anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Mahal na Birhen ng Lourdes, ipanalangin mo kami. Tagaaliw na nagdadalamhati, panalangin mo kami. Kalusugan ng mga may sakit, ipanalangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ninyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng maawain at makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulalhati ka namin. Nuestro Padre
sa Yesus.